Alam mo ba kung saan nagmula ang kapis? Isang uri ito ng shell na ginagamit sa paggawa ng bintana, pintuan, lampshades, chimes, jewelry at marami pang iba. Mas nakilala ito ng panahon ng Kastila. Dahil mahal ang salamin, ginamit itong material sa paggawa ng bintana at iba pang mga produkto. Kaya naman ito'y naging trademark accent ng mga old Spanish house. Ito ay nagmula sa isang uri ng oyster, windowpane oyster o Placuna placenta. Sagana ito sa probinsya ng Capiz, Cavite, Iloilo at iba pang mga probinsya. Pero dito sa Laguna, lumaganap din ang paggamit nito. Dito sa Pila, Laguna, nakilala natin ang isang pamilya na naging negosyo at nakatulong sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Ngayong episode, malalaman natin kung saan ito nagmula at papaano ito ginawang napakagandang bintana, pintuan at iba pang eleganteng produkto. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode po dito sa Agri sa Agri, dumayo po tayo sa Pila, Laguna sa barangay Purok dos, Barangay San Antonio. Ayan, at makikilala natin si Leoni Punsalan Francisco. Ayan, at ang pangalan ng inyong shop dito? Casa Antigo po. Ayan, ang Casa Antigo po ay mahigit 30 taon na silang gumagawa ng kapis. Yan pong kapis ay kilala po natin yan sa Roja, sa Iloilo, no? Ayan ay talagang naging trademark na produkto. Pero dito sa Laguna, sa Santa Cruz at sa Pila, Laguna, gumagawa rin po sila. At itong kapis na ito ay isang uri ng oyster na tinatawag nating windowpane oyster. Papapakita po natin sa inyo ngayon at matututunan kung paano ba ginagawa para maging isang napakagandang produkto, pwedeng maging bintana, magandang accent ng inyong pintuan, na ang tema ay pwedeng modern at yung ating ancestral home during ng Spanish era pa. Makikilala natin at matututunan natin ang paggawa ng magagandang mga bintana mula sa kapis na ito ngayong episode dito sa Agri sa Agri. Ako si Leoni Punsalan. Ako yung may-ari ng Casa Antigo. Dito po ako ngayon sa Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Ang hanap buhay ko ay nag-umpisa pa ng 1995. Nung una, hindi pa ganito ang hanap buhay namin, yung mga bagong kahoy lang. Pero nung maisipan namin na mas maganda ang lumang kahoy, kaya naglumang kahoy kami. Diyan na nga po namin inumpisahan yung pagbubuo ng mga bintanang kapis, pintong kapis, at lahat po ng mga furnitures na magagamit namin sa lumang kahoy, yan po yung aming ginagawa. Para sa akin kasi, ang hanap buhay nito, medyo mahirap siyang gawin. Pero, kumbaga, kung may time naman na talagang wala namang order, kasi hindi naman to parang sari-sari store, araw-araw may nabili sa'yo. Kumbaga, ito ay minsan may bumibili, pero may tinatawag naman kasi dito na jackpotan. Ang nagkaroon kami ng kliyente noon, si Coli Disma, nakapamili siya sa amin ng mga lumang kahoy. Mga antik na kahoy, dinala niya sa Tagaytay. Isa pang naging kliyente ko sa totoo lang, nitong huli, si Secretary Panelo, naging kliyente ko rin po sa Marikina. Doon po kami gumawa ng yung buong kisami kasi niya, pinagawa niya ng kisaming kapis. Yun po yung kisami ng bahay niya sa Marikina, puro kapis. At yun ay gawa ng Casa Antigo. Ito pong oyster na ito is isang klase ng talaba din. No? Yung oyster na kinakain natin, yung talagang nakahubog na yun. Sa mga seafood restaurant, ito naman, itong klase na ito is isang uri din ng oyster. Ang tawag dito ay windowpane oyster. Pero dito sa Pilipinas, nabansagan na siya, nakilala na siya as kapis. Kasi abundant yun sa kanilang bayan. Kapis talaga ang tawag. Kapis. Ayan. At ito, bubuksan ni Tita, papakita ni Tita, bubuksan, Tita, buksan mo. Ayan. Ayan. Ayan, yan ang laman niya. Mm-hmm. Oh. Ito yung ginagawang oyster. Yan, pwede rin yan kainin, lulutuin. Pwede. Mm-hmm. Manipis lang siya, no? Alam ko yung iba nga nito, ginagawa siya yung parang bagoong. Mm-hmm. Ito, itong laman. Oyster bagoong. Oh, oyster bagoong, ito yun. Ayan.
Manipis na tapos, ang tapos, ito yung shell. Ito yung shell. Ito yung ginagamit. Hmm. Ito yung ginagawang panglagay sa mga bintana at saka sa pinto. Ito, madumi pa. Opo, madumi pa po yan. Yan. So, ito, paano naman ito nililinis? Bali, paglinis po nito, bababaran po siya ng tubig at muriatic po. Nalagyan ng muriatic opo, acid. 15 minutes po siya bago i-brush po ng mano-mano ulit. Ayan. Sabi ni tatay, no, pakita yung naglilinis kanina, opo. 15 minutes mo ibababad sa muriatic acid. Opo. Tapos, pasisingawin daw muna niya. Palilipasin niya yung singaw. Opo. Kasi nabula, bubula daw ito. Nabula po ito eh, pag nalagyan po ng muriatic. Ibig sabihin po, yun po yung dumi na meron po sa shell. Na kapit na kapit. Opo, yes po. Yan. So, pagkatapos ng 15 minutes, palilipasin na po muna ng mga ilang oras, no? At bago niya yun talaga i-handle para mawala yung chemical. Babalawan. Tapos, saka naman yung uugasan, i-scrubin. Yung nakikita niyong katawis ngayon, ini-scrub. Opo, ini-scrub po yan. So, at ganito na yung kalalabasan niya. Yan, kuha tayo ng maputi. Ayan, napakaputi na. No? Parang siyang perlas kung na pinit-pit kung tutusin. Opo. Ayan, so ganito po na yung kalalabasan. So, ito po yung nililinis na nila agad. Ginagawa nung katulad nito mga opo, mga chandelier po. So, nandito naman tayo ngayon sa unang steps. Pag nakita nyo yung mga oysters or mga shells, yan po ay kailangang ikat. Ang mahiwagang kamay, ang may skills talaga na ilang years nang gumagawa, sir? Dalawang taon pa lang, sir. Dalawang taon, pero bihasa na si Kuya... Louis. Kuya Louis, ano apelido? Nadera. Si Kuya Louis Nadera. Ano pa yung pinaka dapat iwasan sa pagkakat? Una-una, kailangan pag magka-cut ka, hindi ka kailangan yung utak mo, kailangan nandudun lang, nakapokus lang, wala kang ibang iisipin. Kasi pag may halong isip na habang gumagawa ka, madaming aksidente yung mangyayari. Ayan, bawal isipin yung utang, sir? Bawal na muna, huwag na muna. Yung ex mo? Huwag na rin muna. Sigurado naman kahit sino mapopokus, sir, kasi ang talas ng talim. Napansin ko, medyo risky talaga, no? At ang ating mga kababayan, nag-aalala lagi yan sa safety. Bakit ba natin hindi nagagamit yung mga safety? Ano bang sagabal? Minsan, sir, kapag gumamit tayo ng mga gloves, minsan, hindi natin abot yung gloves, iipit yan sa ano. Sa cutter. Hindi ka pa kasi nung balat natin yung gloves na yun eh. Mm-hmm. Kompleto pa naman yung daliri mo. Kompleto pa naman. Huwag naman natin paabutin na may nabawas ha, saka ka magga-gloves. So, nandito naman tayo dun sa second step. Pagkatapos ikat, pagkakabit-kabitin, yan, magiging isang parte na ng isang bintana, ng lampshade, at anumang produkto nila. Makikilala natin si... Don Hernandez po. Si Don Hernandez. Gano'n ka nang katagal gumagawa dito? Isang taon pa lang po. Isang taon. At ilang taon ka na? 22. 22 years old. So, panibagong skills. Ito ba yung first job mo? Apo. First job, yan. So, anong ang steps na kailangan mong tandaan sa paggawa nito, sa pagkabit naman? Sa paglalala po. Kung tama po yung mga sunsunod ng ano, kapis. Yan. Yung ano, walang space na nakabuka. Apo. Ayan. Saka pong baliktad po. Meron ba yung ano? Saan bang baliktad dyan? Pagbaliktad po kasi, nakikita po yung pagganyan, nakaganyan. Pangit po tignan, dapat po nakapantay-pantay lang po yung ano. Meron siyang tamang posisyon niya pag ano, meron siyang tamang paglalagay ng posisyon. Yung paglalala po. Ang tawag? Paglalala po. Paglalala. Susunod na steps na naman na natin dadalhin. Pag ganoon na po, pag-assemble na po nito. I-assemble, lalagyan na ng frame. Apo. Makikilala naman natin si Aaron po. Yan, kami ka naman doon, Sir Aaron. Yan. Si Kuya Aaron, siya naman ang mag-aasintada nito, no? Susukatan para mailagay na natin sa frame.
Ito ba eh parte ng pintuan o bintana? Bintana. Bintana naman. Ayan, so panoodin natin siya no, sa paggagawa. Ano bang proseso na gagawin mo, sir? Unang-una, sir, kukunin mo yung sukat, kung anong sukat yung inano sa atin ng isang client bago natin to mabuo. Mabuo. So, nasukatan nyo na yung kung anong, gaano kalaking bintana na ikakabit nyo. Tapos ngayon? Saka natin ikukunan ng sukat, iguguhit natin dito para yung pagpapasukan niya ng mga baritas, kumbaga. May kabit ng saktong-sakto, pulidong-pulido, ng sukat na sukat. Opo. So, ito na po ang finished product. Angat natin, sir. So, ito, ikakabit pa natin sa mas malaking bintana. Opo, sir. Sa pinakahamba po niya. Sa pinakahamba. Ito. Nagbabase po sila sa sukat ng bintana mismo. Minsan, mas malaki, mas mahaba. Opo. At ito naman, parang maliit lang na bintana. Opo, sir. Napakaganda. So, yung kanina, inasyantado niya, shoot dito. So, kaya sukat na sukat. Tapos kinat na lang nila ito, nagkaroon na ng isang frame. So pagkatapos naman nito, sir, anong susunod na gagawin dito? Gagrinder rin po ito, sir. Gagrinder, pakikinisin na ito ng gusto. So ito na po ang kanilang mga produkto. Hindi pa ito ang finished product. So katulad nito, may mga nakaabang. Yan naman po ay lalagyan ng salamin. So depende po sa requirements at sa design na napili ng kanilang mga clients. Ito po ay kanilang kino-custom made, no? At na-preserve natin yung ating heritage, no? Nung during the Spanish era na ganito ang klase ng mga quality ng mga bintana. Malaki ang naitutulong din sa amin yan. Kasi mula nung magtayo kami ng ganyang hanap buhay, mula nung buhay pa yung asawa ko, kasi siya nag-umpisa niyan, maraming produkto ang nagagawa sa Kapis. Talagang kumbaga, maraming nagawa na rin sa amin ang hanap buhay na yan na ikinaganda rin ang buhay namin. Bali, ang anak ko po ay 11. Bali, 6 na babae, saka 5 lalaki. Ayan po, ang hanap buhay namin ay yan na. At yung iba nga po ay minana na nila. May mga kanya-kanya na rin talaga yung mga anak ko na sarili, kumbaga, ibang pwesto ko, binigay ko na rin sa kanila. Sila na nagpatuloy. Ako po si Francesca Punsalam po, o mas kilalang Nick. Ako po ay pampito sa 11 magkakapatid po at isa na rin po akong batang negosyante sa ngalan po ng aking mga magulang na si Nestor at Lani Punsalan po. Sa negosyo po na meron ako, ang ginagawa po namin is kapis na bintana, mga pinto. Nagawa din po kami ng mga kalado, lampshade na gawa sa kapis, mga chandelier pong mga gawa sa kapis. Yung na-experience ko po na part na tandem po ng mama at papa ko po is solid po talaga. Na kahit po, naintindihan po namin na kahit wala po sila sa araw-araw para sa amin, yung taguyod po nila para sa amin ay iba po. Na ang sabi niya po na kahit hindi po kami na sasamahan sa araw-araw, na pupuntahan sa school, para sa amin din naman daw po yung ginagawa nila. Sobrang nakaka-inspired po yung magulang namin na walang iniisip kundi kami lang po. Ang pangalan ng asawa ko, Ernesto Punsalan siya, taga Pampanga. Ang palayo niya na ginagamit niya ay Nestor Punsalan. Tinatawag din po siyang bigote. Bakit? Dito sa lugar namin kasi nga may bigote po siya, may balba siya. Yun ang ano, kaya nga ang bilib sa kanya yung mga kliyente niya, gawa ng ang tingin niya sa kanya, artist talaga artist. Siya. Mm-hmm. Siya, mahilig talaga siya sa negosyo. Kumbaga, lahat ng bagay na pwedeng iniisip niya na kung anong maganda, talagang ginagawa niya. Lahat ng mga bagay-bagay na sa tingin niya, pagkakakitaan, kahit na maliit na bagay, pinag-iisipan niya kung paanong pagkakapirahan, kahit na yung mga, sabihin mo, mga kahoy lang na mga scrap, iniisip niya kung paanong bubuhin dahil siya ay talaga mahilig mag-isip ng mga hanap buhay na kahit na ano lang. Umpisa kasi kukulamber kami, tapos nang huli, nag-isip na nga siya kung anong pinakamaganda. Ngayon, nung kami nagtayo ng ganito, nag-umpisa kami ng furniture nga, hanggang sa nakakapamili na rin siya ng lumang kahoy,
Hanggang sa, ito nga, naisipan na niya na gumawa ng mga ganyan, mga bintanang kapis, pintong kapis, lamisang kapis, upuang kapis. Marami talagang item ang nagagawa sa kapis. Ang mahirap sa ganitong negosyo pagka wala kang tao. Lalo na kung wala kang taong marunong gumawa niyan. Kaunti lang ang mga marunong ng ganyan. Opo, kasi yung mga sinaunang matatanda, wala na eh. Puro mga baguhan na ito, at itong mga gumagawa sa akin, mga dating naturuan lang ng mga magulang ito, yung mga tatay naman nila, wala na, mga namatay na. Ngayon, yung mga anak, pinagpapatuloy nila. O, naipasa nila. Saka yung iba naman po, estudyante ng asawa ko. Kasi nung kami nagtatayo niyan, ang asawa ko, mahilig siya magturo ng mga trabaho sa mga tao namin. At yun nga sinasabi niya sa mga tao ko na huwag niyong pilitin na kayo ay tauhan lang. Dapat mangarap din kayo. Matuto kayo, pagdating ng panahon, magtayo kayo ng sarili niyo. Yun ang talagang mga itinuro ng asawa ko sa mga, kahit sa tauhan lang namin. Ang mga tao ko siguro, kung hindi ako nagkakamali, kasi mga tatay nila, mga wala na kasi, mga anak na yan, mga dating helper ng mga magulang nila. Siguro may mga 20 years na yung iba sa amin, mayroon namang mahigit pa. Tapos yung, ayan, yung magliliha kong isa dyan, yung babae, nasa 17 years na raw siya sa akin. O, parang pamilya na rin. Tapos yun nga lang, kumukuha kami ng mga baguhan na tinuturoan din. O, para matuto sila, at yung iba naman ang mga natuto, mga siyempre, yung kaalaman nga nila, sabi ng asawa ko, pag natuto kasi kayo ng ganyan, hindi na makukuha ng kahit sinong tao pa. Para sa akin po, yung pagkakaroon po ng tiwala sa tauhan namin, is kailangan po talaga marunong ka makisalamuha. Marunong ka pong humawak ng tao, hindi po yung basta boss ka. Kailangan po, boss ka pero pamilya ka pa rin po. Bilin po ni Papa, wag lang daw po basta tao ang tingin namin sa kanila, kundi dapat pamilya rin po. Sa totoo lang, yung hanap buhay namin, nung mawala ang asawa ko, hindi ko talaga siya pinabayaan. Talaga yung pinagpatuloy ko siya. Kasi nga, ang mga kliyente niya, talagang hinahanap siya. Kahit na nawala na siya, ang mga kliyente namin hindi umalis sa amin. Dahil sa siguro sa ugali ng asawa ko na maging mabait sa tao, tapos nagiging tapat siya, yun lahat naman ay napag-aralan ko gawa ng nung kami magkasama pa. Nangungontrata po kasi siya ng mga bahay kubo sa mga resort. Ngayon, nung mawala siya, ipinagpatuloy ko yun. Hanggang ngayon, nangungontrata din po ako. May mga sarili rin akong kontrata, may mga tinapos na akong kontrata mula nung mawala siya. Kaya tinutuloy ko yan. Ngayon, may mga project din ako na mga bagong bukas. Katatapos lang namin, siguro nitong New Year, natapos kami. Starting na uli kami ngayong January. Yung nawala po si Papa, doon po naging matatag lahat. Na kinaya po namin mabuhay na mag-solo kasi kailangan daw po namin yon para po sa amin din. Mahirap po kasi na habang buhay, nasa magulang ka. Hindi naman po natin masasabi yung magulang natin ay buhay po ng sobrang tagal. Kaya ang payo po nila sa amin, mag-aral, tularan po sila sa negosyo. Kundi i-adapt po namin yung mga bilin po na pagninegosyo lang daw po, para sa amin din daw po yun. Sa pagiging batang negosyante po, una mahirap. Pero mas tinaguyod ko pong lakasan pa po yung loob ko. Makuha ko yung mga bagay na hindi ko nakukuha noon. Ngayon po, sa aming magkakapatid, may kanya-kanya na kaming mga bahay, sasakyan. Nakakaya na rin po namin na magpatuloy. Pag may kailangan po ang magulang namin, lalo sa pinansyal, kaya na po namin ibigay. Yung inspirasyon po bilang anak ay sobra po. Napakasarap sa pakiramdam na yung magulang namin na nagtaguyod sa amin ng ilang taon, siya rin palang magiging bunga namin ngayon. Ang pinakamaganda at matindi pong habili niya sa amin, hindi lang din po sa negosyo, kundi yung mas mahalin namin ang mga magulang namin, mahalin namin si Mama, at magmahalan ng bawat isa, lalo na po ang maging wise po sa negosyo.
Kumbaga, hindi naman nakaka-apekto sa amin kasi para sa akin naman kasi ang hanap buhay na yan ay para sa lahat. Ang katwiran ko nga po sa buhay ko, sa kanya binigay ng Panginoon ay para sa kanya po. Ang sa akin, ayun lang sa akin. Kasi hindi naman po ako naghahangad ng ano eh, ng sobra na hindi lang naman po kasi ako dapat na mabuhay, kundi lahat naman talaga. Kahit hindi lang naman din po sa mga anak ko, kahit sa ibang tao pa. Ang importante po lahat ay binibiyayaan ko ng Panginoon. Ang naibilin ng asawa ko sa mga anak ko na pagka naghahanap buhay kayo, huwag na huwag kayong manluloko na ibang tao. Kung ano yung sinabi nyo sa mga tao na gagawin nyo o kahit na sa mga produkto namin, kung ano po yung binitawan nyo, kung ano yung sinabi nyo, yun ang gagawin nyo. At huwag kayong manglalamang. Kumbaga, yung gagawin nyo, yung tama lang. Magtatagumpay kayo pagka ganun ang ginawa nyo. Pero pagka kayo nanluko ng tao, eh, mawawala ang lahat ng yan dahil hindi yun ang tama. Mensahe ko po sa mama ko, sobrang pasasalamat ako sa'yo, ma, kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ko ng lahat ng to. Tapos sa papa ko, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo kasi kahit na napakatigas ng ulo ko noon, at least ngayon, natuto na ako magnegosyo nang dahil sa'yo. Hindi mo ako sinukuan sa pagtuturo ng mga computation sa pag sa kapis. Hindi mo ko talaga pinabayaan na pag nagtatanong ako, sinasagot mo lahat ng mga tanong na about sa negosyo. Hanap buhay naman talagang napakasipag ng asawa ko. At ang yun nga, ang bilin sa mga anak ko, yung payo niya sa mga anak ko na huwag niyong kalilimutan yung mga habilin ko, dahil pagka wala na ako, eh dapat yun ang tandaan nyo na kayo pagdating ng panahon, ako'y mawawala rin, eh dapat ipagpatuloy ninyo kung anong nasimulan ko. Tita, agree ka ba sa agree? Yes, agree po ako. Approve. Don't forget to like and subscribe.